Isa po sa malalalim na suliranin ng lipunan saan man sa mundo ay maraming mga mag-asawang nagkakalayo ang loob. They fall out of love, nanlalamig, at nadadamay ang buong pamilya. Couples can indeed fall out of love, and this is dangerous because it would lead to a broken home. Love and romance must be kept aflame. It must be kept on fire. This too is a form of godliness. Masyado pong kuminsan na binaliwala ng napakaraming mga spiritual na tao yung personal na relasyon ng mag-asawa, at ito kuminsan ay tinuturing pang masama, kaya ang nangyayari hindi natin lubos na nauunawa. Isang aklat sa Biblia ang halos ay hindi na ituturo. It is the Song of Songs, written by Solomon, ascribed to the wisdom of Solomon. Na pag sinabing Song of Songs, it means it is the best of all songs. Na sa lahat namang ginawa ni Solomon, ito yung pinakamataas, pinaka-celebrated. In fact, it is the Song of Songs, ang pinaka. And it is actually really for couples. But it is also for stakeholders sa mga buhay ng mag-asawa. Ito pong Song of Songs ay maraming uri ng pagbasa ang ibinigay ng mga mananampalataya. Over time, the church has had many angles of reading of the Song of Songs. May nagsasabing ito daw ay puro mga metaphor, mga talinghaga. May nagsasabing ito ay tungkol daw sa pag-ibig ni Jesus sa iglesia, sa church. At meron naman mga nagsasabi talaga ito ay pag-iibigan ng isang mag-asawa, ng isang couple. At lahat ng mga readings na yan ay marapat na sundan, pansinin, at bigyan ng puwang sa ating pag-aaral. The Song of Songs is the least preached book of the Bible because many people are not comfortable with its very intimate details and very, very romantic tone. But because it's part of canon, it is part of the Holy Scriptures, it is as biblical as John 3:16 or as Malachi 3:10. Lahat yan ay bahagi ng salita ng Diyos na dapat maunawa, makilala, at mapakinabangan. Sa darating pong taon, sa Enero at sa Febrero ng darating na taon, ay ating pag-aaralan yung Song of Songs. At ito po ay ating ituturo sa evening worship sa Miyerkules, sa Everybody's Worship. Pero ngayon po, we will take a glimpse into the Song of Songs and its teachings on the elements of romance. Now, ang romance ba ay para lang sa mag-asawa? Primarily, yes. Pero para rin sa mga magulang ng mga mag-asawa, sa mga anak, mga kapatid, kamag-anak, na lahat ay madadamay pag ang mag-asawa ay nawala ng gana sa isa't isa at naghiwalay. Kaya everybody is a stakeholder in this romance that goes on between a husband and a wife. Panginoon naming Diyos, salamat sapagkat kayo'y Diyos ng pag-ibig, Diyos ng lahat ng uri, ng mabubuti at magagandang anyo ng pag-ibig. Salamat Panginoon because you are also the God of romance. We ask for wisdom that you may teach us through the Song of Songs, the most celebrated, the highest level of songs according to Solomon, that this is of the highest caliber of wisdom. Turuan niyo kami Panginoon na makita kung bakit nga ganun. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin niyo po kami sa aming mga karumihan, buksan niyo ang aming isip, i-bless niyo kami. Para sa mga merong kapartner sa buhay, para sa mga nagsusuport sa mga may kapartner sa buhay, sa lahat ng mga sangkot, kung ang mga magkapartner ay mag-ibigan o maglayo, lahat kami, Panginoon, turuan at pagpalain mo. Mangusap po kayo may kapangyarihan. We ask for your liberating power, for your spirit of freedom to know and to be aware. And we ask you, Lord, protect us from lies, from falsehood. Protect us from evil men and evil spirits. May your wisdom be ours. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Mahaba-habang basahin at appreciatein po natin, ito talaga ay actually inaawit, subalit hindi na natin alam ang tono, kaya babasahin natin na parang tula. Song of Songs, chapter 1 hanggang chapter 2, verse 6. Solomon's Song of Songs. In other words, the best song of Solomon. Ito po sa unang basa ay makikitang parang sagutan ng isang babae at isang lalaki. At ito, yung una, babae ang nagsasalita. Let him kiss me with the kisses of his mouth, for your love is more delightful than wine.
Pleasing is the fragrance of your perfumes. Your name is like perfume poured out. No wonder the maidens love you. Take me away with you. Let us hurry. Let the king bring me into his chambers. With a joy and delight in you, we will praise your love more than wine. How right they are to adore you. So nakita po natin yung paghanga, pagpapakita na napakagandang goodwill ng babaeng ito sa kinakausap niya na lalaki. At ito ay mga sagutan nga. Nagpatuloy ang babae tungkol sa kanyang sarili. Dark am I, yet lovely. O daughters of Jerusalem, dark like the tents of Kedar, like the tent curtains of Solomon. Do not stare at me because I am dark, because I am darkened by the sun. My mother's sons were angry with me and made me take care of the vineyards. My own vineyard I have neglected. So sinusuri ng babae yung kanyang kagandahan at ayon sa standard ng panahon, sabi niya, huwag niya naman akong tingnan dahil lang ang itim-itim ko. Umitim na ako, kaaalaga ng mga halaman. Ayaw yata sa akin ng mga kapatid kong lalaki, akong pinag-alaga ng mga garden. Eto tuloy, nagkasunog-sunog ako. Paming ganon, at napabayaan ko ang aking sarili. Tell me, you whom I love, where you graze your flock? And where you rest your sheep at midday? Why should I be like a veiled woman beside the flock of your friends? At pari, tinutuloy niyang pakikipag-usap doon sa kausap niyang lalaki. Sabi niya, sabihin mo naman sa akin kung saan ka nagpapastol, saan mo dinadala ang mga inaalagaan mong hayop. Para doon na rin ako mag-alaga ng mga hayop na inaalagaan ko. Doon ako makita mo rin at magkita naman tayo. Saan ka nga ba nagpupunta? No? Verse 8, if you do not know, most beautiful of women, follow the tracks of the sheep and graze your young goat by the tents of the shepherds. Dito naman, pumalit siya ng kausap, mga kapwa niya babae. Sabi niya, kayo nagagandahan mga dilag kung hindi niyo alam kung saan nag-hangout yung mga guys. Sundan niyo na lang ang amoy ng mga tupa. At kung nasa na mga tupa, nandun ang pastol. Doon na rin kayo, medyo magpakalat-kalat para makita rin nila kayo. Ang lalaki naman mangungusap sa verse 9, I liken you, my darling, to a mare harnessed to one of the chariots of Pharaoh. Your cheeks are beautiful with earrings, your neck with strings of jewels. We will make you earrings of gold, studded with silver. So sabi nitong lalaki, ihahalin tulad kita, magandang paraluman, sa napakagandang kabayo na nakasingkaw sa chariot ng Pharaoh. A mare is a horse that is ready for breeding. Mga nagdadalagang kabayo na maganda ang tindig, na talagang kahanga-hanga at tinitingnan. Alam niyo, ang kabayo is a celebrated animal, lalo nung unang panahon na ang mga giyera ay napapanalunan o natatalo dahil sa galing ng kabayo yung sinasakyan mo, sa bilis na yung mga chariot. At sabi, ikaw para luman ay parang kabayo. Pero hindi naman pang insulto yun. Kasi nung araw, yung kabayo talagang hinahangaan yan sa ganda. Ang babae naman, verse 12, while the king was at his table, my perfume spread its fragrance. My lover is to me a sachet of myrrh resting between my breasts. My lover is to me a cluster of henna blossoms from the vineyards of En-Gedi. So nakita po natin na kung paano i-describe yung babae na parang isang dumalagang kabayo. At sabi, napakaganda ng iyong mga hikaw, ang iyong mga kwintas ay kaakit-akit, lalo pa kitang bibigyan ng ganitong mga hiyas. At ito namang babae nagsabi, ang aking pabango ay humalimuyak. Pumailang lang at habang kami ay nasa dining table, nakarating dun sa hari ang aking amoy, pinararating sa kanya ng nagdaraang hangin. Sabi, at ikaw man, o hari, ikaw man, o magandang lalaki, ay para ring pabango na iniipit-ipit ko sa pagitan ng aking mga dibdib. Ganyan yung pagpapahalaga niya dun sa lalaking kanyang minamahal. Verse 15, ang lalaki naman, how beautiful you are, my darling. Oh, how beautiful. Your eyes are doves. At nasabi ng babae, how handsome you are, my lover. Oh, how charming. And our bed is verdant. Sabi ng lalaki, the beams of our house are cedars, our rafters are fierce. Magagandang mga sagutan. Sabi, napakaganda mo naman at ikaw napakagwapo mo naman. Sabi ng ganon, ang ating higaan ay parang mga hardin na mumulaklak.
luntiang-luntian, berding-berde. At sabi naman ng lalaki, well, ang atin namang tahanan ay matibay. Ang mga beams ng bahay natin, cedar, strong wood, at talagang materiales puertes ang ating tinitirhan. The woman speaks, I am a rose of Sharon, a lily of the valleys. Like a lily among thorns is my darling among the maidens. Sagot naman ni lalaki. Sabi ng babae, para ako isang bulaklak sa parang, namumukadkad, nangingibabaw, kitang-kita, kumahalimuyak. At sabi ng lalaki, talaga, para kang nagmumukadtangi ka sa isang bulaklak na nililigiran lamang ng mga tinik. At ang babae naman, sinukoy niya ang kanyang lalaking minamahal, like an apple tree among the trees of the forest is my lover among the young men. I delight to sit in his shade, and his fruit is sweet to my taste. He has taken me to the banquet hall, and his banner over me is love. Alam ng marami sa inyo yung line na yun, ano? And his banner over me is love. Dito kinuha yun sa Song of Songs. Strengthen me with raisins, refresh me with apples, for I am faint with love. His left arm is under my head, and his right arm embraces me. And yes, my dear ones, we are reading the Holy Scriptures. Sino sa inyo ang ngayon lang nabasa ang chapter na ito ng Bible? May I see your hands? Ngayon nyo lamang nabalitaan. Pakikaway-kaway nyo nang makita natin. Yes, mga minamahal, ito po ay mga salita ng Diyos sa Biblia. Kumisa nagiging uncomfortable tayo sa ganito mga pangungusap dahil sanay tayo sa lagi ng mga dumarating na mga anghel, tumutunog ng mga trompeta, mga puting mga suot at mga lumulutang sa iyong papawid. But the Bible is as rich as your mind can be. And the Word of God addresses all the needs, all the aspirations, all the things that concern human life. At tinawag yung Song of Songs na pinaka, the mostest of songs. And these are the elements of romance. But natin pinag-aaralan because either you are involved with your spouse, and therefore you must know, or you must know again, and you must know more, or we are parents of people who are married, we are children of our parents, we are friends, we are relatives. Kailangan alam natin at kinikilala at inagalang ang mabuting pagsasamahan ng mag-asawa. What are the elements of romance from what we have read? First of all, from the woman's point of view. And it is important always to attach it to our life today. What does it teach us now? According to the Bible, the Song of Songs, one element of romance is a kiss or kisses. Couples are to kiss well and kiss a lot. Kaya nga yung kantang Spanish na Bésame mucho, kiss me a lot. Because love is full of kisses. At kitang-kita natin ngayon sa mga text, mua, 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 paulit-ulit. It's about the kiss. Because the kiss is holy. Kahit nga nun mga magkakaibigan ng mga lalaki, they kiss each other. Nakita nyo si Judas, humalik siya kay Jesus. Na-demonize natin yung halik, pero una, bakit ba siya humalik? Kasi common sa mga magkakaibigan that they kiss. It was a common greeting of affection. Marami lang kumisan na hindi natin nauunawa dahil sa pagdaan ng panahon na iiba yung mga norms ng kultura, minamasama natin kumisan ang ganito mga bagay. But kisses are part of a romantic relationship. Sabi sa Song of Songs 1-2, let him kiss me with the kisses of his mouth. Another element of romance is privacy. That couples are to have private space. Song of Songs 1-4, take me away with you, let us hurry, let the king bring me into his chambers. So couples, you are to have healthy moments of aloneness. And why are we studying this? Because now, especially in the Philippines, very few couples have privacy. Kaya sabi ng babae, dalhin mo ako sa iyong silid. Kasi kailangan nila na napag-iisa. Kaya hindi rin always desirable na yung nanay parang inahing manok lahat ng anak niya katabi, nakapaligid sa kanya, at yung asawa niya nandun na lang sa gilid-gilid, at nag-aantay na lang silang makatulog ang mga bata. Kailangan ang mga couples have privacy. Women, married women, you are wives first before you are mothers. Kung yung kakalimutan, yung banal na tungkulin ng mag-asawa sa isa't isa, that you have to have aloneness.
mga magulang, mga anak, mga kamag-anak, you must allow the couples to have moments of privacy. Hindi kayo lagi nakasingit, nakasale, at lagi kayong panggulo. Mahalaga yon, at kitang-kita natin sa Biblia na yon ay ginuglorify. Another element of romance is skin care. Nakita niyo ang sabi ng babae, ayan, kinamumuhian niya ako ng mga kapatid ko, binilad ako ng binilad sa araw, gumaspang na ang balat ko, natuyo na ang aking mukha, mukhang leather, ang aking pisngi. Sabing ganun. So, anong mahalaga sa romance na nakikita natin dito? Being suggested by this wise Song of Songs, take care of your skin. Nasa Biblia? Yes. Pinag-aaralan dapat ng mga Kristiyano? Yes. That you have to continue to be attractive and pleasant for your partner. Inaalagaan yan. Kita nyo si Esther, isang taon ang skincare bago iniharap, no, sa hari. Inaalagaan ang sarili. Another important aspect of romance, according to the Song of Songs, is rendezvous. Meeting. Kailangan nagtatagpo, nagkikita. At kung hindi pa mag-asawa, dapat may pagkakataon where you socialize. Para nakakaroon ka naman ng exposure to the other party, and therefore, you are positioning yourself for a godly and a beautiful romance. Song of Songs 1:7, tell me, you whom I love, where you graze your flock and where you rest your sheep at midday. Why should I be like a veiled woman beside the flock of your friends? Sa niya, bakit naman ako magsasayang ng pagod na nasa paligid ng mga tao hindi ko gusto, eh ikaw naman yung itinatangi ko. So, saan ka ba talaga nagpupunta? Ano po ang lesson ito sa atin? Don't naman put yourself so high that nobody can reach you anymore. Huwag ka namang sobrang di na makita, hindi na marinig, dahil baka mamaya, lampasan ka ng panahon. You must make yourself available for beautiful possibilities. Song of Songs 1:8, if you do not know, most beautiful of women, follow the tracks of the sheep and graze your young goats by the tents of the shepherds. So, hindi minamasama sa Song of Songs na yung mga babae gumagawa din ng paraan naman na sila ay makihalubilo, makipag-mabutihan sapagkat saan ka nga ba naman makakakita ng posibilidad ng magandang pagsasama kung hindi mo gagawin ang sarili mo na available. Therefore, it is important to meet. We see ladies making themselves available and reachable. Song of Songs 2:3, like an apple tree among the trees of the forest is my lover among the young men. I delight to sit in his shade, and his fruit is sweet to my taste. He has taken me to the banquet hall, and his banner over me is love. Strengthen me with raisins, refresh me with apples, for I am faint with love. So, kailangan kong kumain ng mga pasas, kailangan kong kumain ng mga mansanas, hinihimatay ako sa pag-ibig, nanghihina ako, nangangalos ang aking tuhod sa pagmamahal. Sabi ng babaeng ito. Sabi niya, his left arm is under my head, and his right arm embraces me. What here is an important element of romance? Delight. Apple tree versus just trees. Sabi yung minamahal ko, para siyang puno ng mansanas na nililigiran ng basta lamang puno na wala namang bunga. Nakasisiya na maupo sa kanyang lilim at tikman ang sarap ng kanyang mga bunga. Yan ang sinasabi ng babaeng ito. So what is the lesson? Is to give delightful, enjoyable, and satisfying company. Dapat kung mayroon kayong asawa, nasasabi niyang, ayun ang asawa ko, tingnan mo, pinakagwapo sa buong tumpok na yun. Pinakamakisig, pinakamasipag, pinakamabait. Lagi ka naman dapat may katangi ang ikaw ay pinaka, na maipagmalaki ka man lang ng iyong minamahal. Hindi yung ikaw yung pinakahuli, ikaw yung pinakamasungit, ikaw yung pinaka nakakahiyang ipakilala, kasi mahalaga na ang nagmamahal is proud of the one that is being loved. And that your company must be giving satisfaction. Sabi, ang sarap namang maupo sa kanyang lilim. Kasi may mga dahon at may lilim. Hindi yung nakaupo ka doon pero nabilad ka rin dahil wala namang dahon. Therefore, you provide refreshment. You provide a good feeling, a nice sensation. Another element of romance is the element of feast. Dapat parang laging may handaan, fiesta, a love feast. So it is described, the relationship is described as a feast, a sumptuous sharing. Kaya sabi niya, he brings me
into the banquet hall, into the banquet table, and His banner over me is love. Sa banquet, siyempre, maraming pagkain, maraming napagpipilian, masarap. Hindi yun na lang nang yun. Hindi laging konti at laging tasado. So sa pag-iibigan ng mag-asawa, maraming surprise. Maraming choices na nagagawa. Hindi the same boring things. Yun na lang nang yun. Merong variety, merong excitement. And the banner over me is love. Contentong contento at masaya ang babaeng ito. So what is the lesson? Abound in good things. Abound, especially in love. Marami dapat yun. Pinagpipiestahan, pinagsasaluhan ang pag-ibig. Over all this, and in all this, the element that is very preeminent is loving. Embraces and hugs. In other words, sabi niya, nakapaligid sa akin, inuunan ko ang kanyang braso. At yung isang kamay niya, nakapulupot pa sa akin. Talagang feeling loved ako and feeling secure. Siyempre, yung braso, dapat may makapakamalang lang na muscle para naman ganahan yung niyayakap at hindi siya natusok ng yung mga kalansay. So, kung hindi siya nagasgas, nagaspang ng yung balat, kaya nawawala ng gana kuminsan. In other words, the Bible is celebrating expressive love, yung pag-ibig na nararamdaman at tumatalab. But take note, lalong-lalo ang mga kabataan na biglang humarurot na lang at yumakap kayo at manghalik ng kung sino-sino, good timing for romance is very important. May timing yan, ha? Sabi sa Song of Songs 2:7, Daughters of Jerusalem, I charge you by the gazelles and by the does of the field, do not arouse or awaken love until it so desires. Huwag daw pipilitin ang pag-ibig, huwag sobrang agahan, wala pa sa panahon, itama sa panahon. Timing is very important in finding and in expressing romantic love. Let love have its own right time. May tama yan na panahon. Nung isang araw lamang, dumalaw ako sa bahay ng isang kaibigan ko na dalaga na above 50. No? Sabi nung nanay niya na dati ang higpit-higpit, o itong kaibigan nyo, ihanap nyo naman yan, mapapakasawa, ipinaparipa ko na nga. No? Ipinaparipa na daw niya, samantalang nung dalagita, higpit-higpit niya. So may panahon na mahigpit ka, may panahon na nagluluwag-luwag ka na, may panahon na binibigyan mo ng pagkakataon, kasi kung mahuli naman din dyan sa biyahe, mahirap ding ihabol, dinadagdagan mo na ng lote, kotse, paripa. No? So, kailangan naman, pinag-aaralan natin ito, may panahon yan. Mga magulang, mahigpit tayo, naiintindihan ko yan. Pero may panahon na nagluluwag-luwag ka na. Kasi panahon na rin para maging available, makisalamuha, makihalubilo, para maraming makilala at makapili ng iibigin at magmamahal sa kanya. Hindi yung darating kayo to the point na ipaparipan nyo dahil desperada na kayo, naghihingalo na kayo sa tanda, wala pa siya kasama sa buhay, naman problema tuloy kayo. So there is time for everything. Now, we looked at the whole thing first from the woman's point of view. Let's look at the man's point of view. From the man's viewpoint, what is romance? The woman is likened to a horse. Tulad ng nabanggit natin, to a female horse of breeding age. You know what happens to animals when they are reaching breeding age? They become very attractive and they become attracted also to their kind. Naghahanap din sila ng makakapartner. So I liken you, my darling, to a mare harnessed to one of the chariots of Pharaoh. So ano ang nakikita dito ng lalaki na attractive traits daw ng babae? Strength, grace, beauty, and readiness for breeding, which is a very important natural and biological reality. So our moral lesson dito, if you want to continue to be attractive, be strong, be graceful, be healthy, be swift, like a horse, be efficient. Positive ang pag-describe dito ng horse. To nurture romance, it's important to be this. Now we know that things happen. Sometimes we get sick. Our fortunes sometimes change. But at least have some of these qualities if you cannot have all of them. Napakahalaga to continue to be attractive. Nung pumapunta ako dito, ang laman ng isip ko, bakit kaya lagi ang problema ng pag-ibig ay pagtataksil? Pag makikinig ka ng mga kanta, kahit noong 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, at ngayon,
ganun pa rin. Pinagtaksilan mo ako, kawawa naman ako. Because people are weak when it comes to attraction. Attraction always calls their attention. So you want to minimize that? Be attractive to your spouse. Continue to be attractive. Nagkakaroon ng pattern ng mga pagliko ng landas, pagtataksil, kasi couples stop being attractive to each other. Couples begin to be too familiar with each other. Hindi na nagsusuklay, hindi na nag-aayos, uuwi ka, amoy kinurat. At lasang kinurat, alam yung kinurat, yung bagong uso ngayon na suka, na pagkaanghang-anghang at pagkaasim-asim, no? Sa usawan lang masarap yung amoy na yon, sa tao, hindi. So, kailangan, meron kang asawa, uuwi, gumagawa ka ng paraan. Alam ko, mahirap kung minsan nakalambitin ka sa bus, sa MRT, dadaan ka pa sa talipapa, mamamalengke ka pa, pero gumawa ka rin ng paraan kasi kung minsan lahat ng kabayanihan mo nawawalan ng halaga kung hindi ka na attractive. Na sisira yung mga itinupundar mong lahat ng hirap kasi biglang may dumaang mabango, napalingon ng isa at sumunod, nawasak ang tahanan. Kaya yung babae, sa Proverbs 31, yung ating ina-idealize na babaeng huwaran, Proverbs 31:17, she sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. In other words, nag-exercise siya. Firm ang kanyang katawan at sapagkat siya ay aktibo. At uso na rin ngayon yan, mga tao nag-exercise, papagod para sila ay patuloy na maging hindi lang maganda kundi masigla at malusog. From a man's point of view, this is important that there is strength and grace and beauty like a mare. And another point of view of a man is strength and stability. Mapapansin nyo, sabi niya sa Song of Songs 1:17, the beams of our house are cedars, our rafters are fierce. Parang ano ang kinalaman ng architecture sa romance? Ano ang kinalaman nun? Because men put stability into the pot. Men put stability into the equation. Ang pagtingin ng lalaki sa sarili niya, gwapo siya, hindi lang dahil yung itsura niya ay gwapo, kundi dahil nakakapag-provide siya ng mabuti sa kanyang asawa. Nakakapagpatayo siya ng matibay na bahay. Yung mga soleras ay matitibay na kahoy, hindi gumuguho. Yung kanyang mga bubong ay hindi nakalaylay dahil maganda ang pagkakagawa. That a man considers himself sexy if he's a good provider. If he can give his wife good shelter and a lot of provisions. Ano ang lesson? That we allow our men to achieve. We encourage them. And when they are down, pag wala silang trabaho, huwag niyong lait-laitin. Pagka mahina ang kita, huwag niyong kaya-kayanin. Kasi kasama sa pagtingin ng lalaki, sa kanyang kagandahang lalaki, yung kakayanan niya na magbigay ng pagkain, bahay, provision. Pero alam naman natin that the weather is not the same every day. That the career of our menfolk are not always fruitful and not always profitable. So in moments that they are not in that peak earning situation, kailangan ang babae ang nagbibigay ng lakas ng loob, hindi niya nilalait-lait, hindi niya kinakawawa, kasi pati yung kanyang romantic performance will be affected by that pagka kinawawa-kawawa niyo. Bahagi ng pagtingin ng lalaki sa sarili niya, yung kakayahan niya na manindigan at magbigay ng mabubuting bagay sa kanyang minamahal. Ano ang pananaw ng lalaki at babae na binasa natin dito sa Song of Songs? From both points of view, what are the elements of romance? In both cases, fragrance is important. Song of Songs 1:12, while the king was at his table, my perfume spread its fragrance. Sabi niya, my lover is to me like a sachet of myrrh resting between my breasts. My lover is to me a cluster of henna blossoms from the vineyards of En-Gedi. Binabanggit dito yung henna, binabanggit yung myrrh, na mga hindi lang kinoconsider na pabango, hindi lang kinoconsider na deodorant, kinoconsider din yun na aphrodisiac ng mga tao nung unang panahon. Moral lesson, smell well. My lover smells good. Yan ang sinasabi nung binasa nating mga talata. At ganun din ipinahiwatig, my lover is someone to smell good for. Na hindi lang ako nababanguhan sa kanya, dapat nababanguhan din siya sa akin. Isa pa pong element of romance, beauty. Beauty. Hindi masama ang beauty. God is God of beauty.
Akala nung iba, pag banal sila, pwede na silang mukhang tiriringgay. Pwede na silang mukhang napagdaanan ng mga bagyo at baha, lindol at lahar. Beauty is important because God is God of beauty. Song of Songs. Ano ang description ng lalaki kay babae? Your cheeks are beautiful with earrings. Your neck with strings of jewels. We will make you earrings of gold, studded with silver. Here, the feminine cheeks are celebrated, framed by earrings. Mga kababaihan, yung earring inilalagay sa magkabilang bahagi ng pisngi para i-emphasize ang inyong pisngi, hindi para takpan. Kumisang, kasi laki na ng bahay yung hikaw nyo, di na kayo makita. Kumisang man, sobrang ganda, yun na lang ang nakita, natabunan na kayo. Inilalagay lang yan para lalong tumawag ng pansin sa ganda na inyong mukha. Hindi pampalit sa inyong mukha. Napakahalaga yung good taste in jewelry. That the neck also here is celebrated, adorned with jewels, not covered by jewels. In other words, ang ganda-ganda ng leeg nyo, nilalagyan nyo ng kaprasong kwintas para tumawag ng konting pansin, kumikislap ng konti, at matapos na yun ay mapansin, ay yung leeg na nyo ang tingnan. Hindi sa leeg nyo na doon na lang tumingin sa kwintas at inagaw pa ang kwintas nyo kung nagkataon. Kaya kailangan marunong mag-alahas ang babae. You see, the neck here is being celebrated. Sabi nga nila, faces lie, necks don't. Kung gusto nyo daw malaman ang tunay na edad ng tao, sa leeg ba daw tingnan dahil hindi daw nakakapagsinungaling ang leeg. Although of course, yata, nasobda rin yan ang technology by now. But what is important here is not the over-glorification of this physical asset, but the realization that yes, they are part of the romantic equation. Hindi siya pwedeng nineneglect. No, kung may asawa kayo at nakita yung batok nyo, puro libag. Talaga naman ganahan siya, nayayayin ka matulog. Baka sabihin, maglaba ka magdamag, darling. No? Marami tayong marumi. Dahil yung leeg mo, puro banil. Parang mapa ng Pilipinas. So, importante, hinihilod-hilod dyan. Kung wala naman kayong pampaspa, kahit bato, ikaskas yun dyan, kikinis yan. Old-fashioned panghilog. Sa New Testament, mapapansin natin po that there's an over-glorification of simplicity. May sinasabi niyan that let your beauty not be the braiding of hair or the wearing of gold, etc., etc. Pero let's not misread that. It is only a reaction to the over and exaggerated materialistic tendencies of the women of those times. Na wala na silang good character, dinaan na lang sa alahas. Pangit na yung ugali nila, dinaan na lang sa ganda ng damit. Kaya sinabi, kung yung daanin sa gandang damit o alahas yan o mga nakatirintas na mga buhok nyo ang arte-arte, hindi sinasabing masama yun. Pero ang sinasabi, kung yan lang ang pinagmamalaki nyo bilang babae, baliwala yan. Pero yung babae na may substance, at maganda pang itsura, mabango pa siya, sino magsasabing masama ang ganong mga bagay? So take care of your cheeks and your neck. And do not let your jewels outshine you. At sinabi dito ng lalaki, bagay na bagay sa'yo, mga sinusot mong hikaw at pintas, re-regaluhan pa kita. Nakita ninyo? An appreciative man's gift, his love with jewels. Mga husbands, nabibigyan nyo ba naman ng asawa nyo ng hikaw? Hindi lang yung nakukuha sa sabon, ha? Yung nasa loob ng mga detergent. Hindi lang yon. Yung talagang hikaw naman. Nabibigyan nyo ba naman ng kwintas? Kasing nipis yata ng bihon, hindi na makita yung nire-regalo ninyo. Nakita nyo dito ang ikinatutuwang iregalo para sa personal na kagandahan ng babae. Eh hindi, birthday ng asawa nyo, re-regaluhan nyo ng oven. Siyempre, kahit maganda yung oven, nakasimangot yon dahil pinagluluto nyo siya. Re-regalo nyo ng kaldero, ng mga palanggana, pinaglalaban nyo, pinagtatrabaho nyo yung asawa nyo, re-regaluhan nyo. Vacuum cleaner. Para sa lahat yun, kayo din ang makikinabang so ba't naging regalo sa birthday niya. Pag nire-regaluhan nyo, inyong wife, personal. Diba? Yung may karat, no? Yung may kinang, yung maganda. Kaya nyo yun kung gugustuhin nyo. No? If there's a will, there's a way. At hindi naman kailangan laging mahal yun. Kasi it assures the woman that she is loved, that she is desired, and that you still appreciate her as a person, as an object of romance, not as a work machine or a workhorse in the kitchen. It is important to communicate those very romantic concepts. Song of Songs 1:15. How beautiful you are, my darling. Oh, how beautiful your eyes are doves. So dapat ang babae rin patuloy na maganda at malagkit tumingin sa kanyang asawa. Hindi lagi nakairap.
hindi laging nanunumbat at nalilisik ang mata. Sabi, gusto kong tingnan kapag nakatingin ka sa akin. Ang lagkit-lagkit ng paningin mo, halos dumikit. No? So, pagka ganun, lagi kang iyayaya ng asawa mong uwi na tayo. Kasi ang lagkit-lagkit mong tumingin, eh, hindi yung may nasabi lang siyang masama, nakairap ka. Meron siyang nagawa na hindi tama, meron siyang wrong grammar dahil English teacher ka, nakairap kang katiyan, ang dami-daming tao. Ang ginagawa tuloy ng asawa mo, ayaw kang tingnan. O kaya laging tumitingin ka sa kanya, nagyayaya ka, uwi na tayo. Kaya tuloy sa iba tumitingin, dahil ayaw pa umuwi. Kailangan pag tumitingin ka sa iyong mahal at tinitingnan kanya, lalong nai-inlove sa iyo. Hindi yung lumalayo ang loob. So beautify your eyes, especially how they look at your loved one. Another important aspect of romance here that both agree, the men and the women, is preeminence. That the object of love must have something special that sets him or her apart. Kahit pa ikaw yung pinakamagaling halimbawa na maglinis ng puwit ng kaldero, specialty yun, katangian yun. Kailangan may katangian ka sa buhay na ipinagmamalaki ng iyong asawa. Kasi yung mga kaibigan niyan, mga pinsan, mga kaeskwela niya nung araw, pag may mga reunion, walang ginawa kundi ipagyabang yung kanilang mga asawa. Dapat may maipagyabang naman tukol sa'yo. Hindi masamang pagyayabang ang sinasabi natin dito, but reassuring your spouse na hindi siya nagkamali na ikaw ang pinili niya. So dapat clear din sa'yo, kapatid, ano ba ang maipagmamalaki sa akin ng aking asawa? Dadagdagan ko ba? I-enhance ko ba? Para patuloy siyang ma-inlove sa akin. Dapat kasi ang mag-asawa, hindi lang you are in love with each other. Dapat patuloy at hindi natatapos na crush nyo ang isa't isa. Meron akong kaibigan na mag-asawa, ang tagal na nilang mag-asawa, may apo na eh. Minsan dumating yung asawa, nandun kami sa loob, nagsalita lang yung lalaki, binati yung babae, pero hindi pakita yung lalaki, kami nung babae, kasama ko siya sa loob. Sabi niya, kinabahan ako. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Alam mo, kahit na may apo na kami, pag nadidinig ko boses niyan, kinakabahan ako. Yung gano'n, yung may kaba. Kasi ko baka naman bubugbugin ka niya, kaya kinakabahan ka? Hindi, yung kabang positive, yung excited ako dahil makikita ko siya. Can you imagine that kind of feeling? Kung minsan, sa simula lang nararamdaman niya ng iba eh. Pagka iba, matagal na, eto na naman to, utusan na naman ako. No? Batayo na naman ako dito, sarap-sarap ng higa ko. Wala ng excitement. Kaya dapat yung dating mo is good news, not bad. Pag dumadating kayo sa inyong asawa, dapat good news. May dalawang kayong pasalubong, meron kayong magandang bate, hindi puro bad news. Tatambakan nyo agad ng lahat ng problema nyo sa buhay, yung asawa ninyo. Kaya tuloy halos ayaw na kayo makita. Importante that you minister to your spouse. Sabi sa Song of Songs 2:1-2, I am a rose of Sharon, a lily of the valleys. Like a lily among thorns is my darling among the maidens. So be outstanding. Have some outstanding quality. Make your partner proud of you because it heightens attraction. Song of Songs 2:3, like an apple tree among the trees of the forest is my lover among the young men. So an apple among just fruitless trees, a lily among flowerless thorns. That's how they look at each other. So what are we to remember? In romance, correct timing is all important, as we have already mentioned. Kanina, sabi ko sino ba dito ang mga may mga spouses, etc., etc. Pero ngayon, ang tanong natin, yung mga wala pang mga partner sa buhay, mga binata at mga dalaga pa kayo, take note, young people, and take note, unmarried people. Hindi pa para sa inyo mga pinag-usapan, ha? Kailangan malinaw, maghintay kayo ng inyong panahon. Ngayon, baon-baon nyo na yan para pagdating ng panahon, alam nyo na. Pero hindi pa yan para sa inyo kung wala pa kayong legally wedded husband or wife. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. So lahat ng pinag-usapan natin, Song of Songs, para sa mga mag-asawa. Ecclesiastes 3:5, there's a time to embrace and a time to refrain. Baka naman may boyfriend kayo, na-meet niya lang yung isang linggo, hindi niya natigilan ng kayayakap at kahalik dahil nabasa niyo sa Song of Songs. Hindi yung para sa inyo. Okay? Baon niyo lang kung dumating kayo sa panahon na pwede na at nasa tama ng lugar at panahon yan. Hindi pa yan for active use. Ang dapat niyo palang isipin ngayon, Ecclesiastes 3:5,
There is a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to not embrace yet, or a time to stop embracing. Couples, be loving. But more than that, be lovable. And be lovely. Nakita niyo isa yung root word ng lovely, lovable, loving? Kailangan kay kaakit-akit, kaibig-ibig. Bakit? Sapagkat ito'y kabanalan. Bakit kabanalan na maging kaakit-akit? Because it is a ministry to your spouse. It is kindness to your spouse that your spouse hears music in your voice, that your spouse sees beauty in your face, and that your spouse feels love in your embrace. Tinutulungan nyo siya na huwag maakit sa iba. Tinutulungan nyo siya na huwag magtaksil. Tinuturuan nyo siya na maging mabuting ama o ina, sapagkat ang mabuting ama dapat mabuting asawa muna. Ang mabuting ina, mabuting asawa muna. For you to be a good mother, you have to be a good wife first. For you to be a good husband, you have to be a good father rather, you have to be a good husband first. Then you make yourself interesting so that your spouse is always interested in you. This is ministry. Binibigyan nyo siya ng maraming magagandang dahilan para manatiling umiibig, tapat at masaya. Pero dahil ang tao ay patuloy na umiidad, you must allow each other to mature, to ripen, and to age. Husbands, allow your wives to age. Huwag niyong hanapin na mukha siyang 14 anyos, eh may apo na kayo. Siyempre, may panahon ang lahat ng uri ng kagandahan, at lahat ng uri ng ganda sa kanyang tamang panahon ay maganda. Alam nga naman na 70 years old na kayo, mukha pa kayong 20. So, pagtataka na rin kayo ng mga tao noon. Kaya, our women must not be overburdened with this difficult duty to remain and look young. Lalo-lalo at hindi nyo naman nabigyan ng maraming pera, hindi nyo naman nabigyan ng mga katulong, ng ginhawa sa buhay, huwag yan ang paghanapan na laging mukhang ubas. Talagang paminsan-minsan magmumukha siyang patas. Eh, hindi nyo naman binibigyan ng malaking entrega kasi hinahanapan nyo pa magandang-maganda ang kamay, eh wala namang katulong sa bahay. So, kailangan, inuunawa nyo yon. Hindi yung pag may nakakasalubong kayong mas bata at mas sariwa, eh lumilingo na kayong ganun. Siyempre, naiinsulto yung ego ng inyong wife. No? Anong sabi ng Proverbs 5:18? May your fountain be blessed and may you rejoice in the wife of your youth. Hindi may you rejoice in the youth of your wife, but in the wife of your youth. That once upon a time, both of you were young, at kung tumandaman yan, siguradong ikaw ang nagpatanda dyan. Kaya kailangan mahalin mo rin pati ang kanyang katandaan. Sapagkat kadalasan, pag yung babae mukhang miserable, lalaki may kasalanan. Madalas yun, hindi lagi, 99% lang. Kaya kitang-kita may lalaki maganda mag-alaga, yung asawa niya, halatang halata. Kahit sa pagkilos, pagka nagigisa, pag naghihiwa ng bawang, alam mo kung ganado o hindi. No, hindi yung pinagkakampas yung bawang. Bawang ka, bawang ka. Pag-gisa-gisa pa, naiinis. Kasi hindi siya masaya. So dapat pinapasaya nyo. Now, hindi naman lahat ng tao dito, husband or wife. But everybody here is a stakeholder. Maaring kayong magulang, meron kayong anak na may asawa. Kayo'y anak, may magulang kayo siyempre may asawa. Kapatid kayo, pinsan, kaibigan, kasali din kayo sa usapan. Because you are the supporting characters of this romance, be supportive. Parents, elders and relatives, children, friends, let couples be couples. Give them privacy. Dapat ay couple friendly kayo. Hanggat maaari, meron kayong mga bisitang couple, meron silang sariling kwarto kung pwede. Hindi yung, dito lahat ang girls, dito lahat yung boys. Paminsan-minsan siguro, pero mas madalas, bibigyan nyo yung magkasawa talaga ng panahong magkasama. Kasi kayo yung nasa paligid, makakasira kayo o makakabuo nung ganong bagay. Give couples the space, the time, and the opportunity to be available and beautiful to each other. In other words, relatives, especially mga in-laws, do not get in the way. Huwag kayong sumali sa kwentuhan ng mag-asawa, huwag kayong sumali sa istorya, huwag kayong kampi ng kampi sa anak nyo lang pagka meron silang problema, kailangan tinutulungan nyo sila magbalikan. Walang kwenta yung mga payo ng magulang, na dito ka na lang, huwag ka nang bumalik sa asawa mo.
Walang kwentang payo yun. Kahit ano pang sinasabi niyong magandang dahilan. Liba na lang, sinasaksak siya, pinapatay, binubuhusan ng kumukulong mantika. Huwag ninyong kinukonsinting humihiwalay yung anak nyo. Kasi tatandaan din kayo at sa kabilang buhay, sinong kasama anak nyo? Kailangan ginagawa nyo ng paraan. Mabalik, magkaayos, let them be couples. Sapagkat ang mag-asawa, dapat tinuturing natin na magka-partner talaga. And let's encourage them to be romantic, to be loving. That's what the institution of marriage is for. Sabi sa 1 Corinthians 7:9, but if they cannot control themselves, they should marry. For it is better to marry than to burn with passion. Sabi ko, hindi sila makabehave, hindi nila makontrol ang kanilang mga pagnanasa, ang mga nilalagnat nilang mga damdamin, pag-asawahin ninyo. At nang sa ganon, merong tama na pagbuhusan ng kanilang mga lagnat sa buhay. So nakikita dito natin na everything is honorable in the marriage bed. That passion is permissible, healthy, and honorable in marriage. So, we should never allow couples to separate. Let couples be passionate, allow them to be passionate. And do not separate couples. Matthew 19:6, what God has joined together, let man not separate. Ang pinag-isa na ng Diyos sa matrimonyo, huwag nang paghihiwalayin pa ng tao. So kung hindi kayo yung couple, minister to couples, minister to families. Mahal nyo ang apo nyo, gumawa kayo ng paraan na yung anak nyo at manugang nyo magkasundo, laging maganda ang samahan, dahil ang makikinabang o malulugi ang mga apo nyo. A happy couple translates into a happy family. At kung kayo naman, matagal lang may asawa, mga kapatid, sasabihin mo, para na lang kami magkapatid. Aba, gumawa kayo ng paraan kasi hindi kayo magkapatid. Huwag kayo malito. Hindi kayo magkapatid. Mag-asawa kayo. So, kailangan ibalik yung passion. Ibalik yung ganitong mga bagay na pinag-uusapan natin. Matrimony is a gift. To love and be loved is a gift from God. Meron kayong asawa. Biro nyo, araw-araw, meron kayong kadate. Samantalang iba, nagre-reklamo, mabuti pa ang kalendaryo, may date. Ako, wala. Di ba? Tapos ikaw may asawa ka, tapos nagre-reklamo ka na may asawa ka. It's a good thing to have a spouse. It's a good thing to have someone you love and who loves you. But remember, pag hindi ka na nag-enjoy, hindi ka natutuwa, may problema yan. Ayusin ninyo. Ang paghihiwalay, hindi dapat solusyon. When there are rats in the ship, you kill the rats, you don't sink the ship. Solve yung problema, huwag palakihin, and have a good life. This, brothers and sisters, is also part of godliness. Song of Songs, the best of songs, is about romantic love. So don't hesitate to be romantically loving. Do not be ashamed. Do not apologize for your passions so long as it is honorable in the eyes of God. Kaya mapakahalaga, reviewin yan. Tulad po ng binanggit ko, sa darating na taon, January and February, bubusisiin natin itong Song of Songs sa ating evening worship pag Miyerkules para mas makakapag-concentrate tayo because there's a more focused audience. So I encourage couples and those who are stakeholders in couples' lives and those who would like to become a part of a couple soon to join these classes. Meanwhile, gusto ko reviewin natin ang ating sarili. Kung kayo po ay merong partner, ano ang mga naidagdag sa atin na perception ng pag-aaral ng Song of Songs? Ano mga realizations ang hamon sa atin ng spirito? At kung tayo mga stakeholder, mga magulang, anak, mga nakapaligid sa mga mag-asawa, ano ang dapat nating gawin para makatulong tayo at hindi makasira sa kanilang relasyon? Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo concerned sa buhay namin, maging sa mga passion and romance, kasali pa rin kayo. Kayo talaga ang author of love. So turuan niyo kami, Lord, as your children, to have a very balanced view on spirituality. Maunawa namin ang halaga maging ng romance sa buhay ng mga anak mo, sa buhay ng mga mananampalataya. Teach us. Mangusap po kayo sa amin. Bigyan nyo kami ng mga personal na mga leksyon mula sa mga pag-aaral sa Song of Songs. Magbulay-bulay tayo sandali. Kung tayo nagiging dahilan ng pagkakagulo ng mag-asawa, pagsisihan natin yan. Nakakasagabal tayo sa kanilang private moments, ay umurong-urong tayo at magbigay ng espasyo. At kung kayo mismo yung involved, see how loving you are because we can always be more and more loving. Lord, turuan niyo po kaming lahat maging relevant ito sa mga tao, meron man silang object of romance ngayon o wala.
Lead us, Father. Teach us. Let's be silent before the Lord and be blessed.